ang binibuild natin dito mga katagumpay sa channel ko is gusto ko na magkaroon tayo ng good relationship as a moto vlogger, ikaw tsaka ako. Alam ko naman na kaya ka nanonood sa channel ko kasi gusto mo magkaroon ng konting knowledge sa pagmumotor, sa minor na kaalaman, sa basic specification ng motor, sa mga review. Siguro pasok na tayo sa mga disadvantage na naranasan ko kay Enmac sa loob ng 3 buwan na binili ko siya. Okay, so uy, katagumpay, anong ginagawa mo dyan? Uy, kina-check ko lang eh. Tama-tama, nandiyan ka, tol. Ayos yan. Eh, kasi may mga katagumpay natin na nagtatanong na kamusta daw ang NMAX pagkatapos ng 3 buwan. Kaya yun na sasabihin ko, based sa experience ko, sasabihin ko sa inyo kung kamusta ba yung performance niya at mga advantage niya at disadvantage pagkatapos ng 3 buwan na nabili ko. Okay ba yun? Okay yun. Ayos yan? Ayos yun. Pasok muna tayo intro para maganda. Pasok intro. Tuloy na yan. Kumusta mga katagumpay? Welcome back to my YouTube channel. Sa mga may hilig sa vlog dyan at sa motor, this is your man, JTV again. At maraming salamat sa pagsuporta sa aking channel. Bago ka pa lang sa channel ko, please click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka palagi sa channel ko. At maraming salamat. Ngayon, nakakaranas tayo ng mga nangyayari ngayon sa ating bansa worldwide tulad ng COVID-19 at nakakalungkot. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin tayong klarong gamot na pwede nga panlaban sa COVID-19. Pero lagi ko sasabihin sa inyo mga tagumpay, mag-pray lang tayo at malalampasan din natin to. Okay? So ngayong araw, ang topic natin mga tagumpay ay sasabihin ko sa inyo kung ano ba ang kalalagayan ni NMAX pagkatapos ng 3 buwan. Siyempre, sasabihin ko sa inyo yung mga disadvantage base sa mga naranasan ko at mga advantage nito na still pinapahanga pa rin ako ni NMAX. So ngayon mga katagumpay, sasabihin ko sa inyo ngayon, sasabihin ko muna yung advantage ni NMAX at still pinapahanga pa rin ako ng handling niya mga katagumpay. Proper handling niya. Sobrang smooth pa rin itong handling niya mga katagumpay. Wala akong masabi. Tapos syempre, una yung kanyang sa electricity, buong electricity niya, okay na okay, hindi nakaka-problema. Thumbs up ako doon mga katagumpay. At syempre, ang isang kinaganda nito ni NMAX mga katagumpay, isa, base sa akin ha mga katagumpay ha, wala akong naging problema sa road. Hanggang ngayon, hindi pa ako napa-flat. Okay, yung tires niya, performance ng tires niya, okay na okay. Front shock, dun sa rear shock, mamaya pag-usapan natin, medyo hindi ko naman dinidiscourage kayo na bumili ng NMAX. Ito mga katagumpay ha, uunahan ko na kayo. Ito mga sasabihin ko ngayon mga katagumpay, kung wala pa kayong NMAX or may NMAX na kayo, sabihin nyo lang, comment nyo lang sa baba kung nararanasan nyo rin yung mga naranasan ko kay NMAX. Okay? Tapos syempre, meron na rin idea kayo yung mga bibili ng NMAX kung ano yung mga mararanasan nyo kapag nagka-NMAX kayo. Gusto ko lagi makatulong sa channel na to. Okay? Gusto ko lagi kayong tulungan at maraming nagsasabi na bakit daw puro NMAX yung kino-compare ko sa ibang motor kapag review tayo ng motor. Mga katagumpay, papaliwanag ko sa inyo, ayoko mag-away-away tayo dito ah. Syempre, NMAX yung gamit natin. Okay? Gusto kong ilagay sa isip nyo. NMAX ang NMAX user ako. Motovlogger NMAX user ako. Hindi ko pwedeng i-compare yung nire-review natin na motor. Halimbawa, ni-review natin yung PCX, hindi ko siya pwedeng i-review sa Mio Soul dahil wala naman tayong Mio Soul. Okay? Ito yung gamit natin na NMAX
natural, NMAX yung lagi nating i-compare. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon dahil magkakaiba ang model ng motor. Okay? Meron tayong Scoot, di ba? Tsaka magkakaiba yan. So, mga tol, dun sa support na yun, hindi ko na kailangan explain dahil magkakaiba ang mga big bikes. Okay? So, ayun. Siguro, pasok na tayo sa mga disadvantage na naranasan ko kay NMAX sa loob ng 3 buwan na binili ko siya. Okay? So, ikot mo yung camera, tol. Ikot mo yung camera. Pansin nyo, mga katagumpay. Dun muna tayo, mga tol. Dun muna tayo sa minimal na naranasan ko. Okay? When it comes sa pairings, mga katagumpay. Dito ka. Ayan. Tingin sa akin. Okay ba yung camera natin? So, sa pairings, mga katagumpay, dun sa mga sa pairings ng matte black. Okay ha? Ito, honest review lang, mga katagumpay. Hindi ko sinasabi na huwag kayong bumili ng matte black. Sa akin, kung bibigyan ako ng pagkakataon ulit, mga katagumpay, bumili ng motor, hindi na ako bibili ng matte black. Una-una, matte black na ako. Okay? Pangalawa, first time kong nagka-matte black, hindi ko alam na ganun kahirap, mga katagumpay, yung, pababa ko para maganda. Hindi ko in-expect na ganun pala kahirap i-maintain yung matte black. Kita ba ako dyan? Yung matte black, baka naman sobrang lapit ko dyan ha. Hindi ko alam na ganun kahirap palang i-maintain yung matte black na kulay, mga katagumpay. Saka isang napansin ko, mga katagumpay, si matte black, mabilis siyang magkaroon ng mga puti-puti. Kung makikita nyo, ayan, kahit bagong linis ko siya, mga katagumpay, nakakita ako ng mga puti-puting dot. Tapos, kaya naman siyang i-maintain sa pag-full armor sa car wash, pero hindi kasi advisable yun. Meron talagang pangpahid sa matte black tulad ng Oscar. Pero ang isang hindi ko nagustuhan, mga katagumpay, kay matte black, ang bilis siyang madumihan. Ganun talaga, kahit anong linis mo, nagamit ko na ang pinakamagandang pampahid dito para hindi madumihan. Pero mga katagumpay, talagang ang hirap i-maintain ng matte black. Hirap na hirap ako. Okay? So siguro kung bibili ulit ako ng NMAX na non-ABS pa rin, try ko naman yung blue. Diba? So yon ang isang disadvantage, mga katagumpay, nito. Okay? So isa pa, mga katagumpay, ito isang major na naging problema ko kay NMAX. Nung binili ko si NMAX, sobrang smooth ng rear shock niya. Hindi ko alam ha, pero naranasan ko talaga. Nung unang bili ko siya, talagang dinaan ko siya sa humps, dinaan ko siya sa mga balok, kasi hindi ako maarte sa motor eh. Gusto ko talaga, kahit na nagbabike pa ako, gusto ko ang isang performance ng isang gamit ko. Gusto ko nang makita sa simula pa lang agad, kasi ayoko makita yung performance ng motor ko kapag ka nasa pinaka worst scenario na ako. Ina-explain ko dito, mga katagumpay, dahil gusto ko makita pa lang siya kahit bago siya. Gusto ko siyang gamitin sa pinaka worst part para malaman ko kung saan siya matibay. Dun sa part na unang bili ko siya, mga katagumpay, dito sa shock niya, wala akong naging problema. Okay? So naging smooth siya. Siguro nga sa loob ng 3 buwan, ang napansin ko, hindi na siya ganun ka-smooth. Laging may sinasabi sa akin na kailangan palagi kang mag-angkas para smooth yung paglalaro ng rear shock mo. Pero nakakita kasi ako ng ibang brand tulad ni X-Max. Iba kasi yung, mga katagumpay, yung laro ni X-Max kahit mag-isa ka lang. Okay? Hindi ko alam kung dun sa part na yon magkaiba si X-Max tsaka si N-Max. Pero kasi ang isang pinapoint ko dito, mga katagumpay, bakit hindi na maintain ng stock na shock ni NMAX yung ganong performance na hinahanap ko sa isang motor. Okay? So, doon sa problema na yun, mga katagumpay, bibigyan ko kayo ng tip. Gagawin ko din to, sana gawin nyo rin, mga katagumpay. Bibili ako ng shock na stock ni X-Max. Medyo malaki lang siya dito ng konti. Medyo mahaba lang siya dito ng konti. Konting-konting mm lang naman. Pero may nakapagsabi sa akin, nakapag-tip sa akin na pwede tayo maghanap ng shock na stock na pinagpalitan ni X-Max at ipalit natin kay N-Max. Okay? Isang tip ko sa inyo yun, mga katagumpay.
Alright? Dahil maganda daw yung shock ni X-Max, pwede natin ipalit dito. Tsaka makakamura tayo kapag may nakasabay tayo sa shop na nagpapalit. So, awitan nyo lang na baka pwede nyong bilhin yung shock nila. Alright? Kasi isa yun sa mga magandang shock na pwede nyong ilagay dito kay N-Max. Alright? Okay ba yan? So, mga tagumpay, ang isa pang disadvantage na nakita ko, pero siguro, common lang din na nangyayari. Pero ang isang disadvantage na nakita ko ay, na naranasan ko, hindi pala disadvantage, parang natural lang na nangyayari sa motor. Pero hindi ko in-expect na ganun pala ang scoot, yung panggilid niya. Hindi ko alam na ganun pala. Di ba nag-post tayo last time na nagka-problema yung motor natin sa mga datihan ko ng subscriber dyan. Dito kay N-Max natin, mga katagumpay, itong panggilid niya, sobrang dumudumi pala to. Okay? First time ko kasi nagkaroon ng N-Max, kaya i-bash nyo na lang ako sa comment. Kasi talagang nararanasan naman talaga yon. Pero nung nabuksan to, nag-post ako last time, sobrang dumi niya. Nakaranas tayo ng kapag nasa long ride tayo, sobrang ingay ng motor natin. Kapag nagtatrattle tayo, mga katagumpay, ng siguro nasa 90 to 100, dun ko maririnig talaga yung tunay na nangyayari dun sa makina ko. Kasi parang ipit siya na maingay na hindi ko malaman na parang may something na umiikot dun sa makina ko. Kaya tumigil ako nung time na yon. Kasi syempre less accident din. Baka kasi may problema na tuloy-tuloy pa rin tayo. Pero nung itinawag ko dun sa tropa ko, pinaayos natin sa tropa ko. Sabi niya, kasi N-Max user din siya, madumi na yung air filter mo. Kailangan mo ng palinisan. Okay? So, sa mga may N-Max dyan, mga katagumpay, o kahit anong scoot, 2 to 3 months na ginagamit nyo siya, please, huwag kayo papayag na hindi nyo lilinisin yung panggilid nyo. Okay? Sobrang dumi nito. Expect nyo na sobrang dumi nito. Ito, yung akala nyo sobrang linis na to. Ito, kung makikita nyo, itong panggilid na to na sinasabi ko. Bubuksan nila yan, mga katagumpay. Doon nyo makikita yung dami ng dumi na kailangan nyo tanggalin kasi hindi makalabas ng ayos yung hangin from engine nyo. Alright? So dito, makikita nyo, hindi ko lang mabubuksan, mga katagumpay. Dito, may makikita kayo dito, mga katagumpay, na air filter na parang parang foam siya na bilog lang na nandito. Yun yung sumasala ng dumi para hindi makapasok sa engine nyo. Yun yung kailangang malinis. Okay? Kasi kung madumi din yun, sobrang dumi yun, hindi makakalabas yung hangin, mga katagumpay, na kailangan lumabas para maging okay yung flow nung engine nyo papalabas dun sa tambujo nyo. Alright? So, isa rin sa magiging problema nyo yun. Kasi kahit na takailang change oil kayo, mga katagumpay, gear oil, kung madumi din yung panggilid nyo, useless din ang lahat. Okay? Ayos ba yan? Yun yung isang disadvantage na nakita ko. So far naman, mga katagumpay, sinabi ko sa inyo, dun sa intro ko, di ba? Ito yung naranasan ko doon sa 3 months, mga tol, na paggamit ko kay N-Max. Alright? Sa halagang 106, wala akong masasabi, mga katagumpay. Okay? Sa halagang 106, never pa akong na-accidente kay N-Max. Bakit, mga katagumpay? Lagi ko sinasabi, ang nagustuhan ko kay N-Max, lagi ko sinasabi, ito ang gulong niya. Okay? 110 by 70. By 13. Ibig sabihin, sobrang kapal niya. Kahit mag-wiggle-wiggle ako, kahit mag-banking-banking ako sa daan, okay na okay sa akin to si N-Max. Kaya yun lang yung honest review ko dito kasi ayoko maging bias sa inyo, mga katagumpay. Tingnan natin kung ano pa yung mga mararanasan natin dito kay N-Max. Pagdating ng 5 months or 6 months, bigyan ko ulit kayo ng review dahil halos 3 months pa lang din sa atin to. Okay? Para na rin makatulong ako sa inyo, mga katagumpay, kung ano ba yung mga possible na pwede nyo maranasan. Expect nyo na, dahil dito sa channel ko, mga katagumpay, wala tayong sinisino dito, hindi tayo bias, nasabi ko lahat, base experience ko. Bash nyo ako sa baba kung minasabi ako sa inyo, it's okay lang, kasi magkaiba tayo ng experience sa motor nyo at saka sa motor ko. Okay? Ang binibuild natin dito, mga katagumpay, sa channel ko is gusto ko na magkaroon tayo ng good relationship as a moto vlogger, ikaw tsaka ako. Alam ko naman na kaya ka nanonood sa channel ko kasi gusto mo magkaroon ng konting knowledge sa pagmumotor, sa minor na kaalaman, sa basic specification ng motor, sa mga review,
at sa mga long ride na gagawin pa natin sa mga susunod. Okay? So maraming salamat sa pag-support sa channel ko. Alam ko naman na mahal na mahal mo ko kahit palagi kang nandyan. Huwag mo i-skip yung ads para marami tayong pera eh. Para bilhan na natin ng 5C Maxine. Diba? So yun lang. Thank you sa pag-hindi skip ng ads. At kung bago ka pa lang sa channel ko, lagi ko sinasabi, click niyo yung subscribe button tsaka notification bell para ma-notify ka palagi. Para pag nag-upload ako, magpapapagad sa'yo. Okay? So yun lang. Maraming salamat. This is your man, JTV again. Sa kuya ko na nag-video, tol. Salamat. Salamat. So, this is your man, JTV again. Maraming salamat sa pagsuporta. Ingat palagi. Stay at home. Andito kami sa school, kaya wala naman tao, kaya nakapag-vlog kami. Alright? Maraming salamat. Hingang malalim and peace. And peace out. Ride safe. Hey!